Ako po si Janet ng Azolla sa Pinas. Ito po ang aming new pan, kung makikita nyo po. Ito po ang bago namin. Ma-green na po siya. Pakikita po namin sa inyo sa susunod ng mga video yung mga step po kung paano namin ito ginawa. Pero hindi po namin mapapakita yung pagkakahukay tsaka pagkakalagay ng trapal. Kasi bagyuhan po nang ginawa namin to. Tsaka para po may iba kayong idea kung paano po gawin yung ibang pan. Ano po, ipapasyal po namin kayo. Ito po yung new pan namin. Ang size po nito ay 20 by 20. Nung binili po namin, nabili po namin yung tarpaulin nito ng 2,800. Used tarpaulin po ito o yung mga billboard na gamit na. Mas mura po ito kaysa po dun sa mismong trapal na nabibili po ng 100 to 200 per square meter. Ito po ay 28 by 20 feet. Makikita nyo po yung palapa ng niyog. Ganyan po yung gamit. Ginamit po namin ni Kawayan at saka palapa ng niyog. Kasi mas mura po siya kaysa sa net. Pero kung may pera po kayo, okay, may budget, pwede rin naman po yun para po wala silang mga patak ng palapa ng niyog sa Azolla. Pero kahit naman po pumatak siya, makikita nyo po, nakapatong lang po siya, oh. Kasi makapal na po yung beddings niya. Yan. Ang ginamit po nila ay kawayan na may kawad. Ganyan po ang pagkakagawa. Ito po ay may hukay. Hinukayan po nila yan. Tapos ganyan po. Ang nabili po namin na tarpaulin, yung pong may tahina, tsaka may ganito. So, madali lang po siya ikabit kumpara po dun sa, yung pong ibang tarpaulin, walang ganitong tahi. Ganito po. Bali po, itong aming ito ay Daddy, pang ilang araw na to? Nung Martes, ano? Ay, 5 days. Bali po yung 4 na kilo po natin. Ganito na po ang itsura niya in 5 days. Ang dami nga, nai din namin, no? Ang ganda po. Yan, ganito, ganyan po siya. Para lang po may idea kayo kung paano gawin. Tapos, may iba po kaming pan. Ginawa po namin to una po dito. Ito pong isa yung pinakauna namin. Bali, ang size po nito ay nabili po namin to sa kakilala namin, eh. 1.4 po. Tapos binigyan namin ng pamasahe, 100. So, 1.5 ang bili namin. Mas malaki po siya dun sa isa. So, mahigit po siya sa 10 by 10 ang size. Ganyan po ang size niya. Yung palapala po ng niyog, dadagdagan pa po namin para po mas mag-dark green yung ating Azolla. Ito pong isang ito, hindi po namin siya nalagyan ng hukay. Gawa ng busy po kami. Walang time maghukay. Bali, nakalutang po siya sa lupa. Pero gawa ng naghukay po kami for this pond. So, yung pinaghukayan po nitong isang ito, dito po namin inilalagay. Yan po, nilagay po sa gilid. Para po may added support po yung ating tarpaulin. Then, ito naman po yung isa naming pond. Kasi nung punta po namin doon sa bilihan ng trapal, ng tarpaulin, ay wala po sila nung malaki. So, nabili po yung maliit. Ang bili po namin dito is 600. Ang sukat po nito ay 8 by 10 po ang isa. Dito po ay hindi po namin tinaasan. Hindi po tulad nito na mataas po yung gilid. Makikita nyo po yan. Kaya kasi namin tinaasan para hindi po siya masyadong puntahin ng hayop. Tsaka pag po umulan, ay hindi po mag-aapaw. Malayo po kasi sa bahay namin to. So, hindi po namin mababantayan pag umapaw. Ito naman po yung isa. Ang ginawa po namin dito ay hinukayan po siya tapos nilagyan po ng mga kahoy. Nakaganyan po siya, oh. Hindi po tulad ng isa na mataas kasi maliit lang po to. Pag tinaasan po, maliit lang po magiging space. Medyo mapula po to. Yung ating Azolla dito. Kasi ang Azolla po napula pag sobrang init o kaya overnutrient.
Pumala po siya kasi hindi po namin agad nalagyan ng shade. So, ang shade po nito 2 days pa lang. Pero, in a few days naman po, magigreen na ulit siya. Tapos po, ito po yung pan ng bayaw ko. Meron din po siya. Bali, ito naman po, ang bili niya is 1,200 po. 10 by 20 naman po ang sukat nito. Same po nung sa amin, ganun din po ang ginawa. Nilagyan po ng hukay. Tapos mga kawayan po na suporta. Dadagdagan pa rin po ito ng palapa ng niyo para po mas dark green ang ating azolla. Ito po. So, check nyo lang po yung other video po. Insert ko lang dito para po sa iba po nung ginagawa po namin tong azolla namin. Salamat! Ito na po ang ating bagong gawang pond. Ang size po ng tarpaulin nito ay 20 by 20. Pero gwapo nung gilid, mga 18 by 18 na daw po. Matabang lupa pa lang po ito kasi hinukaya nila yan. Makikita nyo po may hukay tapos sa tabi. Ito po kasing isa namin na ginawa. Wala po kasing time, hindi nila nahukayan. So, pero pwede naman pong hindi hukayan. Bale. Pag po walang hukay yung gilid niya, ganyan. Pero nagawa po kasi kami ng pond. Kaya yung pinaghukayan po na nilagay po sa tabi para may added na suporta sa gilid. Yan. Nilagyan po siya. Ganyan na po yun. Ang ginamit po naming pinaka-shade niya ay kawayan na may palapa ng niyog. Ito pong isa, bagong gawa pa lang. Nilagyan pa lang ng tubig. Hindi lang nabidyohan kung paano siya hinukayan. Tsaka nilagyan ng lupa po to. Yun yung lupa na hinukay nila, nilagay na dito. Tapos ginamitan po nila ng hose para malagyan ng tubig. Ito, hinukay po siya. Mas malapad po to kaysa dun sa isa. Isa po kami maliit, medyo mapula na kasi sobrang init po, walang shade. Pero pag nalagyan po yan ng shade, babalik din naman po yan sa pagka-green. Ayan, ganyan po. Hindi pa to sobrang pula, mga ilang araw pa mag red or pinkish talaga ang kulay nito. Pabalik po natin mamaya pag kinalat na nila yung lupa. Ito po, dinadagdagan pa rin natin ng tubig nitong bagong pond. Pinapadali lang po yan. Okay, ito po siya. Yan. Ayan po, nililinis po yung lupa. Kasi yung lupa pong ito, yun po yung hinukay dito sa ano, sa ilalim. Marami pong damo. Tinatanggal po yung pinaka damo. Ang lalim po ng pagkakahukay dito ay isang asarol, 3 inches daw po. Tapos po yung hinuka, yun po yung nilagay po nila dito sa ating pan. Yan po yung makikita nyo po dyan sa video. Gaganyan po, gaganyanin po lahat itong lupang ito.
Pagkatapos po, sasalain itong mga nakalutang. Salain po yung nakalutang na dumi. Tapos, saka po ilalagay po yung sa Azolla. Bali, ito pong tarpaulin na nabili po din ulit ay yung pong may tahi at may butas na. Kaya yung mga kawayan po, makikita nyo, nakabugso lang. Tapos, nakakawat po. Ganyan po siya. Nakabugso po siya ng malalim. Nakatapat po doon sa butas ng ganyan. Ginanyan mo din itong sa ibang pond? Pati yung dumi? Tsaka madumi, ano hahalo yung dumi sa Azolla. Pati yung iba, tinatapon mo? Para lang po, tinatapon naman ako tika tubig. Ay, nadali pa lang tubig eh. Pero pag pinahalo ng paay, nadudurog eh. Oo. Pag malambot na lang. May pang ano naman, may pang sala naman. Wala pa po itong dumi ng hayop. Pinapatuyo pa po. Oh. Katanggal po yung mga dumi sa ibabaw. Makapal din pala to, no? Itong tarpaulin. Mainit na ulit. Yung sa hukay, hindi na videohan eh. At tagbagyo. Para ka nagtatalo. No! Linis na nga naman. So, wala na yung kakunti na. Pero pa pala ang lupa. Mas madaming lupa niya kaysa dito sa kabila, no? Magic, tara! Pero nga babawas ko kanang papagalitin mo mga dumi na rin. Pero hindi naman kailangan ganyan kadami. Ito po, makikita nyo po, malinis na siya. Sinasaid na lang po yung mga konting nakalutang. Mamaya po ilalagay na po ang Azolla. Ito po yung Azolla. Bali, 4 na kilo po itong ilalagay.
Andito po tayo. Ilalagay na po natin yung pinato yung dumi ng hayop. Ito po ay dumi ng baka. Kailan po siya nabasa kawa ng nagbagyuhan. Ito po, ilalagay po siya sa pond. Ang tuyong dumi ng hayop po, ang pinakapataba natin sa ating asola. Dito po ay tuyong dumi ng baka ang gagamitin namin. Nabubuhay naman po ang asola ng sa lupa lang. Kaso, mas mabilis at mas matawa po ang asola kapag may pataba na tuyong dumi ng hayop. Hindi nyo po kailangan ng commercial na pataba, kahit po anong dumi ng hayop, pwede naman po. Kailangan po ay napatuyo o naparawan para mamatay po yung natural bacteria niya bago nyo gamitin siya as fertilizer. Kasi pag sariwa nyo po siyang ginamit, nilagay nyo sa tubig, magkakamoy po ang tubig. At magkakaroon rin po siya ng bloodworm. Kung saan, ang bloodworm po ay kumakain po ng asola. Mas madami yung lupa niya, ano? Nabasa ulit kung ano nagbagyuhan. Ayan. Kahakuti na din po yung iba doon. Pinapalay na kasi makapal na. Ang abono. Dadali na sa panda. Ay, secret weapon din eh. Kaunti naman ang kasamang ano. Damo ano. Madilaw ang iyong paligid. Yan, yeah, pwede na ilagay yan. Na. Ilagay na to asan. Mamaya na lang yung iba ng dumi. Sige, bote nyo na. Hindi, lahat mo na. Bote nyo na to. Basta ka nalay kakalat. 4 na kilo po yan. Amen, kakalat natin doon. Ang bago pa doon siya. Ang paa. So, ikas sa taki ng ano. Yeah, ikakalat lang po yan. Parang ang dami pala, 4 na kilo. Kahit naman konti, mabilis lumaman. Mag-green na agad. Ang dami nga. Dahil pala 2 kilo lang. Woman! Tahimik ka, anak, nakapok. Nakalat lang po. Kasi ang asola ay, ano niya, gusto niya yung space. Sa tamang tubig po, tsaka sa temperatura, in 3 to 10 days, nagdodoble na po siya. Dami nga! Kapal niya next week. Dito po namin kinuha sa kabilang pan. Ayan po. Para nagpapalayan eh, no? Yan po, pinakakalat na lang. Mamaya po, gagawin nila yung bubungan. Sa bubong po, pwede pong yung kawayan na may palapang yung gamitin. Ganyan ang gamit namin kasi mas tipid. Or kung may budget po kayo, di yung net. Kung net po ang bibilhin nyo, yung maliliit na po yung butas. Gawa yung dosa isa namin pan. Medyo malaki yun na
Nabili namin ng butas. Nilalampasan po siya ng mga dahon ng malunggay. Para ka nagtatanim ano? Yung mga ano, may patong yan. Kuya Jerome, example, dumurog ka ng tae. Sabi, kapatakay. Alam. Kaya katuyo na naman yan. Ayan, okay na po ito eh. Okay na. Kapal na rin niya next week. Lapit po ito sa kalsada eh. Hala nila pala isdaan. Ay po. Kapag maglalagay po ng azolla sa pan, lalo na po yung mga magkakapatong, kailangan po ikalat po yan. Kailangan po yung ugat niya, mismong naka... O kaya kung hindi po yung mismong ugat, kailangan po yung azolla natin, nakalapat po siya sa tubig. Kasi halimbawa po, nakabaliktad po siya tapos naarawan, matutuyo po siya, magkukulay gray, mamamatay na po yun. Tapos po, yung sa ugat naman po, usually halimbawa po, galing po siya sa ibang pond, normal lang po, minsan natatanggal po yung ugat, nabalik naman po yun. O kaya po kahit po mahati, nabalik naman po siya sa normal niyang sukat, kaya wala pong problema. Eto na po ang ating azolla. After 5 days po, ang ating pong azolla na inilagay na 4 kilo ay ganito na po kakapal. Ganito na po siya kakapal. Kita nyo po. Ayan po, oh. Makapal-kapal na po yung beddings niya. Pero pag po ganito, makikita nyo po may mga fold-fold na. Makapal na po siya. Pero may ikakapal pa po yan. Maganda na po itong patoka sa ating mga alaga. Ayan, may mga dumi pa. Dami na po. Ito na po, nalagyan na po nila ng palapa ng niyog. Yan, as shade po. Bali, ito po ay dadagdagan pa po nila yung palapa ng niyog. Para po mas dark green ang ating azolla. Yung po mga palapa ng niyog, kanila pong ilagyan ng kawaya, ng kawad. Ganyan po. Kawad lang po, pako, tsaka kawayan ang kailangan nyo. Ito na po ang unang ani ng ating bagong pond. Ito po si Jerome, ang aking pamangkin. Siya po magiging taga-ani ngayon. Presentable.
So ang target po nating ani ngayon ay 6. May mga 10 kilo po. Ang bilis ano? 5 araw lang yan eh. 4 na kilo ang dami na. Ah, kasi ano? Nasa ilalim. Ganong lupa? Natagdagan pa ulit ang dumi ng hayop. Kaya lilipat nila. Ay, dito pala ako magbibitso. Sige, dyan na kayo. Yan. Dami, no? Yun po ang aking next tagasalok. Si Joselito. Single po, bata pa. Walang girlfriend. Mano tubig din eh, malalim. Oo. Mas magandang mag-ano pag malalim-lalim ang tubig ano. Ang kapal na, no? Kakapal pa yan. Mga ano na yon? 9 na kilo na yon. Palay kanina, paano? Malawag na ulit. Mabilis na ulit na dami. So, kulong siya. Are, 4 na. Mahigit. Yun ni 4 na din. Yung isang yan yung mga kalahati o 3/4 lang. 10, 3 kilo pa. Tsaka malinis yan. Pag tuyo eh, walang uod. Para swimming pool. Ito na po ang ating ani ngayon. Pinapa air dry lang po bago yung plastic. At ito na po ang tira natin. Lalakad po. Yan. Para sa next ani na po.
After ilang araw po, puno na po ito ulit. Ito na po ang ating pan dahil po bumagyo po sa bagyong Maring kahapon. Tumaas po yung ating pan. Ito po sa kabila doon sa mababa po ay umapaw, pero ito pong malaki ay hindi naman po umapaw, pero makikita nyo po tumaas yung tubig niya. Ang ginawa po para po hindi po siya umapaw, ito pong parteng gilid, binabaan po ng konti, tapos nilagyan po ng net. Lagyan po ng net para hindi po siya lumabas yung azolla, pero binabaan po para doon po umagos yung tubig. Ito na po. Pero ang ating azolla po, wala namang problema, hindi po sila nadurog. O kaya, nadami pa rin pati po siya. Hindi po siya nadurog kahit siya'y naulunan. Kasi meron po tayong mga palapa, tsaka nilagyan po namin tuldang butas-butas. Pero kung wala po yung palapa, malamang po durog na po ang azolla. Gawa ng diretso po yung patak ng ating ulan sa azolla. Pero makikita nyo po, wala pong mga buo po siya. Ayan po. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po nakatulong po ito. For any question, feel free to comment down below po. Salamat po!